Nation security is at stake. They call on war. Ang Army Signal Regiment ay nagsagawa ng Communications and Electronics Exercise at Disaster Response Operations Challenge na naglalayong pahusayin ang humanitarian assistance and disaster response, electronic warfare, at cyber defense na kakayahan nito noong March 30, 2022, sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Manila. Ang sabay-sabay na pagpapakita ng kakayahan at mga pagsasanay sa komunikasyon sa radyo ay itinampok ang Communications and Electronics Exercise na naglalayong pahusayin ang interoperability sa pagitan ng Army Signal Regiment at mga kasosyong organisasyon ng gobyerno at pribadong sektor sa pagbibigay ng suporta sa ICT sa mga operasyon ng HADR. Samantala, ang challenge ng DRO na nilahukan ng Army Signal Regiment Territorial Signal Battalions ay nakatuon sa pagpapakita ng kakayahan at pagsasanay sa komunikasyon sa radyo na isinasama ang HADR, electronic warfare, at cyber attack na mga sitwasyon. Matatandaan na ang Army Signal Regiment ay nagtalaga ng napakaliit na aperture terminals o VSAT pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Odette upang mapabilis ang mga pagsisikap sa pagtugon sa kalamidad na pinangunahan ng national government noong December 2021. Ang mga pagsasanay na bahagi ng serye ng mga aktibidad para markahan ang 11th anibersaryo ng pagkakatatag ng Army Signal Regiment noong April 12, 2022, ay naaayon sa layunin ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner Jr. na pahusayin ang mga individual na kasanayan ng mga sundalo at mga kakayahan ng unit upang palakasin ang kanilang pagtupad sa misyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video kapatid, ay hinihikayat kitang mag-subscribes dito sa aking channel para mas damihan ko pa mag-upload ng mga ganitong video. Ako ang inyong kapatid sa isip at sa salita, ako si Red Mata.